thank you for inviting me to your prayer and giving me the chance to communicate with you, something that is very dear to my heart. Alam nyo yung rosary ay life na namin since we were young. Nagro-rosaryo kami as a family. And when I was, bago pa pumasok ko sa seminaryo, and then when I was in the minor seminary, ang rosary ay, well, parang spread sa Philippines because of Father, ngayon ay Venerable Patrick Payton, yung Family Rosary Crusade. At ang kanyang slogan is still very loudly proclaimed now. The family that prays together stays together. Kaya I am very happy ng Couples for Christ are especially yung interested in the rosary. I hope talagang ang Couples for Christ will propagate the rosary at malaman natin ano bagang kahalagahan ito. And hindi yan ang rosary is very powerful weapon. Yesterday we celebrated yung Feast of the Holy Rosary. Bakit October 7 yon? Sapagkat exactly 450 years ago ay there was a yung parang war between nilulusob ng Saracens ng mga Islam mula sa Turkey, yung Ottoman Empire, nag-umpisa niyan. Inilulusob, halos ma-conquer ang Europe, which is Christian Europe, no? Actually, yung Turkey at saka yung part na sakop ng Islam since 700 until mga iti 1571 ay Christian area din, pero naunahan. At ang Europe remains so far Christian. Pero nilusob yan, ang dream talaga ng Islam is to conquer Europe, no? Ngayon, yung ragtag navy ng Catholic forces na noon ay nagkakagulod because 1571, ha? That maganda yan, coincidental na we were only 50 years na first time na dumating sa Philippines ang Christianity. But we are celebrating now 500 years of Christianity, no? At saka yung official opening of the yung talagang organized evangelization of the Philippines was 1565. So only 6 years after that, nagkaroon itong encounter between the Christian troops, actually mga navy yan, mga ship yan, at saka well, yaang talaga armed troops ng Islam dyan sa malapit sa Greece, Lepanto. At talagang talunan dapat ang Christianity. Pero si Pope St. Pius V, who is a Dominican pope, no? He was a Dominican priest earlier, he called for praying of the rosary in all churches. At yun, October 7 nga, 1571, hindi militarily, kundi through weather, nag-miracle ang God. Yung wind ay itinulak yung mga Saracen ship away at yung iba'y lumubog. No? Kaya natalo sila kahit sila'y superior arms. Yan ang October 7. Kaya yung October 7, ang una ay Feast of Our Lady of Victories. Ang Victory of the Blessed Mother. Pero later on, tinawag na yan na Feast of Our Lady of the Rosary. Ano ba kaya yung rosary? Klaro na yung salitang rosary has to deal with roses. Kahit saan tayo magpunta sa buong mundo yata, meron roses eh. Walang place in the whole world na walang roses. At saka, ang roses, ang parang pinakamagandang flower yata o pinaka-attractive. No? Iba't iba yung kulay sa iba't ibang lugar. Eh. Sabi nga yung daw roses na nag-shower dito sa Carmel ay galing sa Russia, eh, sa area na yon. At saka yung, remember, yung Our Lady Guadalupe, nung magpakita siya, humihingi ng sign yung obispo, tinuro ng Our Lady Guadalupe kay San Juan Diego, pumunta siya doon sa ituktok ng bundok na malamig doon, winter pa. Ay si Juan Diego, farmer yan eh.
alam niya ang rules ng nature eh. Ay doon, punong-puno during in the midst of icy weather, punong-puno ng roses, nag-collect siya, nilagay niya sa kanyang tilma pag inayos ng Blessed Mother bago dinala niya doon sa Franciscan Bishop. Ay yung Franciscan Bishop ay nung una ay mabait naman, in-entertain niya, kinakusap niya yung ang tingin na ignorant na si Juan Diego. Pero yun, nung ibinabalang ni Juan Diego yung roses sa lupa, anong lumabas dyan? Guadalupe, no? Winter, height of winter. No? Yun. Roses, ano ang ginagawa kayo nung sigurong nagliligawan kayo? Anong binibigay ninyo kayong mga guys, no? Sa inyong mga beloved? Rose, pinakamagandang offering yan. At tayo, kapag tayo rin may mga piyesta, piyesta ni St. Teresa, piyesta ni St. Padre Pio, nag-o-offer tayo. Ang pinakamagandang offering, rose. Kaya mahalaga yung rose sa mata ng Diyos, no? At sign of love yan. Iba't ibang kulay yan, pero mostly red yan, no? Or pink, no? Pero sign ng kwan, ng pag-ibig, at saka ng may thorn yan, no? Yung rose ni St. Francis, no? Magandang flower. Pero thorny yan. Pero nung si St. Francis ay natutokso, he threw himself sa thorn bush ng rose, nawala ng thorn yung rose sa Assisi. Hanggang ngayon, ang lahat ng mga roses na galing sa Assisi, yung plant doon, walang thorn. Ano? Miraculous yung rose. Ha? Ang rosary, ibig sabihin, garden, yung bungkus ng kwan, several rosaries, garland of roses. Si St. Teresa of the Child Jesus, yung kapag pinag-uusapan yung shower of roses, ang pumapasok sa isip ko yung St. Teresa of the Child Jesus, who promised, no, I will spend my heaven doing good on earth. At yung kanyang paggawa ng mabuti, ay portray dyan, nagpapadala siya ng roses, nagpapaulan ng roses sa lupa. Ibig sabihin, ang rose ay symbol ng God's favor. Blessings yan. At the same time, katulad ng Eucharist, no? Ang Eucharist talaga, yung Eucharist means the gift, no? Sino ang gift ng God sa atin? Si Jesus Christ. Sino ang gift natin sa God? Si Jesus Christ together with us. Ngayon, yung pag tayo nagbigay ng rosa, nag-o-offer tayo ng rosa altar, we are giving God something beautiful representing us. We are the rose that we want to give to God. Kaya yon, it is a gift from heaven, blessing from heaven, but it's also gift, our gift to God, yung mga rose, yung rose, no? At yan ay symbol ng ating life that we give to God, no? So yon, rose, beautiful prayer, yung flower, roses, yung rosary, garland, ano? We give God several signs of our love for Him, several signs of our self-offering. Yan, ano? Parang Eucharist din niya, kaya may thorn, and yet there is something beautiful, no? Yung thorn, suffering yan, pero yung beautiful yan, yung promise of resurrection, yung talaga relationship of love, no? Anyway, nung una, until Pope John Paul II, ang rosary ay made up of 150 Hail Marys, no? Ano yung 150? Ito, this is just to show na yung rose ay malayo ang pinanggalingan in time, no? Historical yan. Ano yung 150 sa Old Testament? Yan yung Psalms. 150 Psalms. Ang rosary, 150 Hail Marys. Kasi, ano yung Psalms? Alam nyo, sometimes we do not know that ang whole revelation for us, Old Testament, ano? Sa mga Hudyo, wala pang New Testament, hindi pa sa naniniwala. Okay. Christ is the New Testament. Ang whole revelation, tatlo yan eh. The will of God, meaning to say, yung commandment niya, yan ang Torah, symbolized by Moses. Yung five first books, ay puro laws yan. What the people of God should observe to be faithful to the Father, to God. You know? Ang isa ay Nebiim ang tawag. Prophecies. Ang symbol niyan, ang nagpe-personify niyan ay si Elijah. You remember doon sa Tabor, si Christ nag-appear in His glory. Yung kanyang humanity is filled with His divinity.
Nandyan sa kanyang kanan si Moses at saka si Elijah. Law and prophets. Pero may pangatlo na nakakalimutan natin. David. Ano ang ascribe natin kay David? The Psalms. Psalms of David. Ano yung Psalms? Prayer yan. At ano nilalaman ng lahat na yan? Yung people, the people of God should follow the commandments of God. Of course, they fail many times, no? Katulad natin din. Yun namang teachings, yung prophecies, yan ang mga tinuturo tungkol sa, yan ang doctrine. Who God is, what God means to His people, and what He expects the people. Relationship yan, no? So yun, Moses, Elijah. Pero ang result yan, when you follow the commandments of God, and when you believe in God, yung everything that you can know about God because God reveals Himself, that should lead to prayer. Ano ang prayer? Union with God. We believe in God, God who loves us and reveals Himself to us. Tayo naman, we answer. Express our faith in what way? Sabi ni St. Teresa of Avila, no? That is 300 years before St. Teresa of the Child Jesus. St. Teresa of Avila, ang birthday niya October 15, ano? St. Teresa October 1st, no? So 300 years before the young Teresa. Sabi ni St. Teresa of Avila, oración. What is prayer? Oración. Comercio d'amor. De amor. And exchange of love. So yung psalm, ano yung nilalaman ng 150 psalms? Yun ang istorya or yun ang prayerful remembrance, recall of how God loves His people, chooses His people to be His own. Ang people naman try to love God, to follow what God wants. Pero, alam nyo, God is always faithful. The people of God often falls into sin. Yan, ang weakness ng tao at ang fidelity ng God. You know, even now, that is what our prayer is. We depend on God, we believe in Him, pero tayo nagkukulang. Except, saan nagkaroon ng perfect prayer? Saan nagkaroon ng perfect union between God and man? Kay Christ. Kaya yung kung sa Old Testament, first of all, yung Moses, Elijah, and David, you cannot understand that yung law at saka yung teachings in the Old Testament, yung doctrine at saka yung prayer life, you will not understand that without praying them in the context of Christ. Kaya si Christ ang fullness of revelation. So, ang mahalaga ay to be with Christ. Yun talaga ang ating what did Christ bring to us and what does Christ mean to us. He brings to us God's life, unity with God's life. And dinadala natin sa Diyos ay pati yung ating life, unity with Him in Christ. Kaya nagkaisa at hindi na mapapaghiwalay ang Diyos at ang tao. Because humanity and divinity, 100% divinity, 100% humanity are united in Christ. Kaya tayo saved na. In Jesus Christ. Kung kasama ka ni Jesus, saved ka. Pero we have to be one with Jesus. Yan. Anyway, 150. Yan ay alam ng mga Hudiyo. Ang mga Hudiyo, yung mga Old Testament people, very few can read and write. Hindi pa uso na, even almost ng hanggang sa 16th century. Hindi naman nagbabasa at nagsusulat ang karamihan ng tao. Kakaunti ang mga, kaya ang tawag natin doon sa mga nagtatrabaho doon sa munisipyo, yung clerical work yan eh. Tagasulat yung mga tagasulat ay clerk, no? Galing sa salitang cleric. Yung cleric, special people yan na nakapag-aral and their life is always yan, mag-aral. Sila lang nakakapagbasa, nakapagsusulat. Pati ang hari, hindi marunong magbasa. Meron siya laging eskribante na yun ang gumagawa ng mga doctors. Lalagyan lang ng seal para tanda na yun ay official. Pero ang gumagawa yung mga clerics, mga clerk, no? Clerics, ang mga nakakapag-ari, mga nagmumunghe. Yan ang sumulat ng Word of God. Ang Word of God is not at once written. It is handed over by memory and lived by the people. Whether it be Old Testament, dapat lived by the people of the New Testament. Tayo yan.
So the word of God is Christ himself, no? Kasi ang word of God's communication, God is very simple. He doesn't talk a lot like us, like me, no? Yun eh. Yung word of God is communication, na yung communication, becoming one. Ayan, naging one kay Christ. So yung whole Testament, tawag na Old Testament, is fulfilled in the New Testament because the New Testament is Christ. Sinulat lang yan later on. Nauna ang tradition by oral tradition kaysa sa written tradition. We have to believe in that. No? Kaya mali yung sabi natin ng mga separated brethren natin na kapag walang Bible, hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka maririnig. Walang nagbabasa ng Bible nung una. But they know. They know the content of the Word of God because walang TV nun, walang distraction nun. At ang prayer, ang Psalms, they know that by heart. They recite that as often as possible. Nagdadasal sila. Alam niyo isang napaka-classic example. Si Christ mismo on the cross. Anong sigaw niya? My God, why have you forsaken me? Bakit siya nagsalita ng ganyan? Sasabihin ng ibang pare, ay kasi nawalan siya ng pag-asa rin. No! You look at Psalm 22. Dayan ang prayer of the people of God. Sabi, my God, why have you forsaken me? Pero ang nilalaman noon, no. God appears only to have forsaken people because ang people ang lumalayo. But God never forsakes. He always saves. Yun ay prayer of trust, Psalm 22. Yan, alam nila, sa ulado nila yan. Anyway, kahit nung time of Christ, yan sila Blessed Mother, hindi naman magbabasa ang Blessed Mother. Pero she knows and she prays. Ang Psalm ang pinapray nila because that is the story of God loving His people and the people should love God although they fail. Ang Blessed Mother, successful yan, no? Siyang very, very pure. Among the few, talagang faithful. Anyway, after that, even in the Catholic Church, no, they always pray the whole Bible, especially the Psalm. Ay, later on, hindi na nakakapag-memorize. Pero, what are the Psalms telling everybody? How faithful God is in uniting Himself with us, and we should be faithful also to Him. We must be united, God and man. Humanity and divinity are wedded together. Yan ang ginagawa natin sa Misa. Remember that. Ngayon, yun nga, dinadasal yan. Kaya ang sign na yung 150 Psalms, at sila nagwo-worship siya tuwing 7 days sa temple o kay sa synagogue, no? Pero all their life should be taken up by God. So they celebrate their union with God, but they should live it. Yun nga, nagtatak silang ba? Katulad din natin, ano? Now, how do they live it? They always remember and pray the Psalms. Ay nakakalimutan na yung 150 Psalms. Kaya, in the beginning, ang substitute ng remembering always the perfect union between God and man ay yung Our Father. One of the prayers, one of the talagang revelation ni Christ is, God is our Father. You call God Daddy. We should call God Itay. He is very close to us. Yan ang privilege natin because of Jesus Christ. Our union with Christ entitles us to being children of God. No? So you call God Father. So they repeat the Our Father 150 times whenever they can. 150 times. No? Pagkatapos, later on, ano bang Hail Mary? Ang Hail Mary is the story of Mary completely united to Christ and therefore doing always the will of God. And it is the life of Christ, which means the life of God, completely entering into the life of Mary. Kaya nandyan yung unity, fidelity of God, at ngayon fidelity na din ng humanity to God because the Blessed Mother is always faithful to God. So yung Hail Mary din, hindi, by the way, I tell you, yung Our Father, Hail Mary, kanina nagdadasal kayo, magandang dasal ninyo, no? Tsaka yung Glory Be, hindi yan pangkaraniwang prayer. Why? Ano what makes those prayer different from our prayer? Yung sinabi, oh Lord, you bless the speaker tonight and you bless, yan ay prayer ninyo, invent ninyo. Pero we should be happy to pray
prayer that came from the angels, that came from heaven. Ang Our Father is a biblical prayer. Hail Mary is biblical prayer. At least yung first part. Yung second part ay dinagdag ng simbahan. At yun ang response natin. Pero yung Hail, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. Yun ay galing sa angel. That is a prayer that comes from heaven. Yung glory be to the Father, the Son, the Holy Spirit. That is the song of the angels in heaven. It becomes our prayer. Always addressed the Trinity. Yan tatlong prayer na yan. And there are others, ha? Yung tatlong prayer na yan ay talagang galing sa Diyos. So when you pray that, you are talagang united to God. At yan, alam niyo sa rosary, ang kinaliligayan ng Diyos ay yung we live His life. Yan ang talagang plano niya eh. Until eternity. Ngayon, paano natin mabubuhay ang kanyang buhay dito pa sa lupa na napakaikli ang time natin dito kahit you live to 100 years. You must live the good news. Ang good news ay si Jesus Christ. Kahit nakalagay dyan sa apat ang ebanghelyo, no? At nandyan ang letters na St. Paul, nandyan ang Revelation, tsaka yung mga Catholic letters. No? Lahat yan are word of God trying to tell us how to live with Him. And how do we live with Him? We are continuously, progressively transformed into Christ. Kung ikay nagbabasa lang ng Bible, pero wala kang union with Christ, that is a quad. Yan ay contradictory. No. Ang Bible natin, hindi yan unang ginagamit para makipagdebate. Ang Bible is first used in order for us to be one with God in Christ. Ang Blessed Mother, hindi yan nagbasa ng Bible, wala yung hawak na Bible. Pero she lived with God from the very first moment of her life. Kaya si Immaculate Conception. And she lived with God because she's always united to Jesus. They're never separated. Jesus is very much alive in her. Sabi nga ni St. Bernard, before she received the Word of God in her womb, she had already received the Word of God in her heart. At sinabi dyan ni Jesus, yung sino ba ang kanyang father, ang mother, brothers and sisters? Sino pinakamalapit sa kanya? Sino kaisa niya? Those who listen to the Word of God and preserve it in their heart. Ibig sabihin, binubuhay. If you have any, if there is any human being completely living the life of God, completely united to Christ, that's the Blessed Mother. Kaya yung rosary, ano yan? That's not just repetitious prayer. In the first place, we can repeat that again and again because that's what dyan ang gagawin natin sa langit eh. We always praise and adore God and express our faith in Him, our grateful faith in Him because He's our God who loves us, no? And we want to belong to Him. Yan ang talagang, yan ang prayer eh. Becoming one with God. How do we pray? I imitate the Blessed Mother. Imitate Jesus who is true God and true man. He is the living prayer, no? Siyang kwan eh. Kasi nagkakaisa ang Diyos at tao sa kanya eh. And the Blessed Mother, from the very first moment of her life, kasi very pure siya, pinipreperse siya ng mag-Mother Jesus, united to the Father, filled with the Holy Spirit, at inseparable from the Word of God, who is Christ. Kaya anong dinadasal natin? First, yung mga dasal na ordinary, sabi nga, ina-attack tayo dahil repetitive daw tayo, paulit-ulit. Ano man sama ng paulit-ulit, kayong ang mag-asawa, you expect every time, day, siguro many times during the day, pag nakita kayo, love you, sabi, honey, no? I love you. Pag hindi na kayo nagsasabing I love you to one another, abay, magdududa na kayo. Siguro hindi na kayo united, meron nang kakasira. Pero you love one another, you repeat that as often as you want. But it comes from the heart. Totoo yan, no? Yun din tayo sa God. We repeat the same prayer that also came from heaven, and we express our unity, and we are even deepened in that unity through our repetitive na prayer, but from the heart. Hindi lang mouth, from the heart, no? Yun. Ano ang rosary talaga? Yung ating offering to God of love, at saka yung binibigay sa atin ng God to be one with Him. Bukod dun sa saying
several times, Our Father, Hail Mary, and Glory Be. Mahalaga yung mysteries. Because our whole life is entering into the life of God, which is a mystery. Ano sa Tagalog ang mystery? Dalawa yan eh. Pwede mong sabihin eh, yung kababalaghan. Hindi maganda yun sa mystery. Yan ang halimbawa, the mystery of the yung babaeng nagmumulto sa balete drive. Ano? Hindi mo maintindihan, nakakatakot pa. No? Ayaw mo yung makita kasi kababalaghan yan. Ununderstandable, magic, ano, at saka parang dangerous pa. Pero pag ang sinabi, ang mystery is hiwaga. Hiwaga. That is God. We are not afraid of the hiwaga because God is the one who approaches us and tells us who He is in view of making us one with Him. And you know, when you are holy, the more holy you are, the more you penetrate the mystery of God. And that is our heaven. We become happier, we have become greater because we enter into the infinite mystery of God. Alam niyo, sa langit, depende sa ating buhay sa lupa, iba't ibang ating degree of entry into God's life. Eh. Kung ikay holy na dito sa lupa, you live completely for God, you will be most happy in heaven. Pero kay kuripot sa God, kaunti lang iyong kwan. Pero siyempre, nadidevelop yan even in heaven, we become more and more deeply involved in the mystery who is God. So yung mystery, ano yan mga mystery na? The mystery of God with us, Emmanuel. At yung us, ang unang representative natin ay ang Blessed Mother. Because she's the one who believed most fully that God is so close to her, who loves her. And it is all for us. Kaya yun, ang anong mga mysteries? Dinagdagan nga ni Pope St. John Paul II nung Luminous Mysteries. Pero ano yung nilalaman niyan? The whole practically all yung New Testament. Na yung whole New Testament ay Jesus. At yung whole Jesus is what is already spoken of, communicated in, and you can be united kay Jesus. Because God, hindi nga klaro lahat, no? Kasi marami pang in-reveal si Jesus during his lifetime. Pero yan ang Gospel, yan ang New Testament, together with the writings of St. Paul, together with the other books of the New Testament. Ano yan? Jesus. Ano yung story ni Jesus? From the moment na the Word of God became flesh, yan ang annunciation eh. Sunod-sunod yan, visitation, birth of the Lord. At saka sa bandang huli, maliwanag eh, ang Blessed Mother nandiyan sa Annunciation, sa Joyful Mysteries, nandiyan sa Visitation, nandiyan sa Birth of Christ, nandiyan siya sa Presentation, nandiyan siya sa Finding of the Temple. Sa Sorrowful Mysteries, doon lang natin makikita siya sa Fifth Sorrowful Mystery, Crucifixion and Death. So ipipicture natin yung nasa Bible. Pero she's there all the time. Because the mother and son cannot be separated. And even if sa totoo lamang, yung ang Blessed Mother marahil inandun sa silence ng bahay ni Martha, Mary, and Lazarus sapagkat dun kaibigan sila ni Jesus at talagang very close sila dun sa magkakapatid na yan. Even if the Blessed Mother is there, like dun sa after crucifixion, before resurrection, she's praying there kasi Sabbath day yun eh. United siya kay Christ, who at that time will be in the tomb, who at that time will be achieving what yung pagpunta niya sa place of the dead, no? Na-meet niya yung mga holy people of the Old Testament. Anyway, she's always united. Pero sa Sorrowful Mysteries, dun pati sa Luminous Mysteries, ha, sumusunod siya lagi. Sapagkat mahal niya yung kanyang anak. She lived only for Jesus. Doon sa crucifixion, she lived for Jesus. Pero sinabi sa kanya, Woman, behold your son. She all, ibig sabihin, tayo yan. Behold your children. She also lived for us. And wants us to be united with her son sapagkat yun ang bilin sa kanya. And with God sapagkat yun ang mission niya. So yun, doon sa Luminous Mysteries, except for the
yun sa marriage of Cana, halos hindi mo makikita, pero she's there. She's there because Christ is there. Doon sa sorrowful mysteries, nandun siya sa huli, pero she's there all the time. Ay sa glorious, sigurado na resurrection, kasama siya ng faithful disciples. Pagkatapos ascension, susunod siya lagi dyan. Descent of the Holy Spirit. She is really there, leading the prayer. At siya ay filled with the Holy Spirit na yung iba, the church will be filled with the Holy Spirit with her. And they will have a major change. Siya hindi na mag-change sapag siya nasa God na eh. Then assumption. Ano yung assumption? Kapiling siya ng kanyang anak. Totally in glory. At yung coronation, honored by the Trinity. For your information, we dun tayo sa bandang huli. Yung kanyang pag-akyat sa langit, body and soul, that is for us too. We will also go to heaven and be united with Christ also in our physical existence. Yung kanyang pag, yung say, honored by the Father, the Son, and the Holy Spirit, crowned siya, that is for us. God wants to honor our humanity by giving all what He is to us. Yan ay nasa Blessed Mother na. In other words, we are meant to be like our Blessed Mother, like Mary. So we better start receiving the Word of God, and that is our life. The Eucharist is our best way of uniting with Christ. Lahat ng sacraments. Kaya sacrament, an instrument to become sacred. Instrument to be one with God. Instituted by Christ yan for us to become church, to become one body with Him. Pero we must live that. Kaya when we reflect on the life of the Blessed Mother from the time that she received the Word of God in her womb, and from her naging tao ang Son of God, until yan, yung whole life, 33 years life ni Jesus dito sa mundo. Pero after the 33rd life, di ba, He rose again. He is still with us. Pagkatapos, the rest, yung He is with us through the church. The church is the body of Christ. Blessed Mary is also there. Yung life na yan, we must live. That is what the mysteries of the Holy Rosary is meant for. It is the best way to live the Holy Writ. That is the best way to live the Bible, the Word of God. Living Jesus like Mary. Alam nyo, nothing in Mary is not consecrated to Christ. Tayo, lagi tayo nadadala ng mali. Pero hopefully, time will come through our consecration for living the Eucharist. We will totally live for Christ. Kaya tayo nag-o-offer again and again eh. Our thoughts, words, and deeds, all what we do, all what we say, all what we are, we offer to God. Hopefully, maging total yan. Si Blessed Mother totally offered that to God from the very beginning of her existence. Tayo, kaya tayo'y anak niya, dun niya tayo pronounced yan by her son, and Calvary, alam niyo, Calvary, that is the real mass, that is the time when humanity and divinity are really wedded together. When Christ, in His humanity, offered His blood as a sacrifice to God, that is from our side, God will never refuse that. So yung total union with God and man accomplished on Calvary. Ang Calvary ay passion, death, and resurrection. At yan ang ating, we try to celebrate that. We become part of that. At every Eucharist, we must live that 24/7. Tayo nagmimisa ng one hour siguro. We celebrate the Mass, but we must live the Mass. That's why nandiyan ang Blessed Sacrament. In other words, we must be like our Blessed Mother, completely dedicated to God in order to be one with Him forever in heaven. Dito tayo, even if you live 100 years on earth, napaka-ikli niyan compared to eternity of being with God. But we have to earn that through our fidelity, through our union with Christ. Ang sabi ko lagi eh, you know, yung Eucharist,
yung bread becomes the body of Christ. Yung wine becomes the blood of Christ. When we receive Christ, or we better say, when we are received by Christ into his one body, we must be transformed progressively to Christ. Ngayon, yung transformation to Christ, we must bring that to others. Yan ang kwan, bringing the kingdom of God to reality. We must be totally united to Christ. How? Ayan. Ang rosary is our means to do that. Not surprisingly, ang tingin natin, ang sabi lagi ng tungkol sa Eucharist, ay ang Eucharist ay important weapon. Yan nga. By the way, sabi ko nga, from the very beginning, yan nga, nag-evolve na, puro our Father, 150 Our Fathers, Hail Mary. Lagi yan din natin sila. Mga 12 centuries after Christ, 1200, nandiyan si Saint Dominic. Saint Dominic is associated with the Rosary, no? Pero ginagawa na hindi parang develop. Si Saint Dominic, isang parish siya na ang kanyang naging mission is to convert the Albigensians. Yung Albigensians hindi naniwala sa humanity of Christ o kaya sa divinity of Christ, no? Yan ay isang heresy dyan sa bandang, yung France na malapit sa Spain. Si Santo Domingo, Saint Dominic ay Spaniard. Naging mission niya to convert the Albigensian heretics, no? Ngayon, papaano? Yan, sinabi sa kanilang Blessed Mother. Paano mako-convert? Use the rosary. Anong ginawa? Dati-dati, nag-recite lang sila ng 150 Our Father, Hail Mary. Hinati-hati ni Kwan, ni Saint Dominic. Kaya nagkaroon ng first joyful, yan, joyful mysteries, sorrowful mysteries, glorious mystery. At pagkatapos 5 decades yan, every decade ay one mystery. Yun ang ginamit ni Saint Dominic. Why? Sapagkat yun ang whole revelation eh. Proof na Diyos na totoo, tao naman totoo si Christ, ay di ang gospel. Yan ang message ng gospel eh. So yung rosary is really proclamation. Yung rosary is one, instructive. Tells us our whole faith. Nilalaman ng ating faith. Yan, kapag tayo ginamit na yan na ni Saint Dominic at yan, na-improve pa ng mga Dominican sa kanang other religious people para sa mga tao. So that when we pray the rosary, anong ginagawa natin? We live up to the Eucharist. Pagkatapos nga yan, naging weapon yan. Why? Bakit strong weapon ng rosary? Pati ang Eucharist. Sapagkat God Himself is the one living among us, the one saving us. You know, when you say God lives with us, God is with us. Emmanuel, yan ang pangalan Jesus. No? God saves us, Jesus yan. So yung ating whole life ay dapat declaration ng God saves us, God is with us. Ang lumaban talaga, misig sa lumantipan, ha? Even in the Old Testament, the people of God should believe that it is God who fights their wars. Dito ang war natin, at actually, yan ay walang preview ng real war. Ang real war is against the evil one. And God wants to save all man. All man can be saved because of Jesus Christ. Kung hindi ka ma-save, you refuse Jesus Christ. Pero it is God who defends us. Kaya nga, yun nangyari sa Lepanto, marami pang mga pangyayari, miski dito sa atin, why we celebrate La Naval, bakit? Nilusob tayo ng mga Protestant na Dutch, superior ang kanilang mga armaments, ragtag ang Navy ng Kwan, dyan sa Manila Bay, ng Spanish at saka mga Pilipino, pero nanalo. Because the Archbishop of Manila called for prayer, that is mga 1700 dyan na, no? Called for rosary. Kaya pinagdiriwang natin La Naval, at yan din ang sa manawag. Ang rosary, naging part ng ating EDSA revolution. I would like to explain that. Sabi, kasi maraming nagsasabi, ang EDSA daw, spirit ay dead. Yung EDSA ang alam nila, yung alakala nila, isa'y lumaban lang kay Marcos at nanalo ito yung mga naging corrupt pa kaysa yung na-depose. No? Hindi, I am against the dictatorship from day one. Pero nung EDSA, that was not against Marcos,
Marcos is already dying. We were praying, and it is pinagtama-tama ng Diyos ang pangyayari to save us. Ano nangyari nung EDSA? Yung mga lay people, dinala ang image ng Blessed Mother doon sa EDSA and invite people to pray the rosary. And we prayed the rosary. Kami nagpunta din doon at we have ang ating armas noon ay rosary and Eucharist. A very strong weapon yun. Yung ibang nagsabing EDSA spirit is dead, they refuse to recognize the power of the rosary and the Eucharist, which is the power of God in our midst. Mahal tayo ng Diyos. Ay sila, hindi na iniwan na nilang EDSA. Ang EDSA, sabi nga ni Cardinal Siri, Epifanio de los Santos, the appearance of all the saints. Ang saints, katulad nung nasa EDSA, are people who prayed. And when you pray, you are united to God. When you pray, you appear to the Blessed Mother to accompany us in being with God, in like her being faithful to God. When we pray, we believe and we make our faith yung make miracles. Kaya kailangan itong prayer nito ng rosary, kung may kailangan tayo to defeat itong pandemic, itong coronavirus pandemic, rosary ang answer. If we pray it well, anong prayer? Comercio de amor, exchange of love between God who loves us immensely and we who also would like to love Him immensely. And we can because Jesus is in our side. Mary is in our side. We can love God with His love that is in Jesus and live by Mary. Kaya powerful yan. You know, si St. John Bosco, before the year 1900, nung mamamatay na siya, he saw the difficulties that the church will experience in our time. Itong panahon ito, nakikita natin, ang daming gulo sa simbahan. Sabi nga ni Pope Benedict, it is normal that the church should be persecuted from outside. We are being attacked. The church is attacked by enemies outside. That is not bad, sabi niya. We are strengthened, the church strengthened by attacks by enemies outside. What weakens the church? Infidelities within. Ayan, nakikita natin, sabi nga sa Garabandale, cardinals will fight other cardinals, bishops against other bishops, priests against other priests. Sabi sa Garabandale, they are on the road to perdition and they draw so many faithful with them to hell. Nangyayari yan. No. Anong solution? Sabi ni St. John Bosco, nakita niya sa vision ang bark of Peter, barko, no? Ang titimon, pilot, ay ang poop. Habang inaatake all over, saan maliligtas ang simbahan? Yun, ipapasok niya between two pillars sa dagat siya, no? One is the pillar of the Eucharist. Kita diyan yung monstrance. Si Jesus yan. Jesus is always with us. Jesus who sacrificed himself to us. Yung other pillar niya ay Immaculate Conception. Yan ang rosary. If you want your family to be united, if you want your children to grow up correctly, pleasing to God and giving other people the joy of their love, teach them, help them, make them embrace the Eucharist and the Rosary. Hindi dalawa yan, because Jesus and Mary are never separated. Because the Eucharist we celebrate, we live it. And the Rosary is a lesson of how to live with Jesus like Mary. Kaya very strong yung weapon na yan. Maraming story tungkol sa mga rosary. Katulad ng isang story na nandun yan sa YouTube. Yung isang babae na kung siya, mga late teens or early 20s, ano? Siya nakatira sa isang lugar. Natutunan niya sa kanyang parents to pray the rosary daily. At saka kuminsan lagi na pag nalabas siya, lagi mang siyang midal ang rosary. No? At nagdadasal kuminsan. No? Ngayon,
siya ay nagmamadali, kailangang makarating sa isang lugar. Pero dadaan siya sa isang madali na lugar. Na famous na dangerous yung lugar na yon. Meron daw tumaharan sa mga kababaihan na yung nilalapas tanga sila, pinapatay ko pa kuminsan ng mga manyak. No? Ayun, dumaan siya doon, pero nagro-rosary siya. No? Nakita niya isang mama na talaga nakakatakot ang muka, pero nakalampas siya. The next day, nabasa niya sa dyaryo na meron nagdaan doon na babae na nilapastangan noong masamang loob na yon, pinatay pa. Pagkatapos may nahuling lalaki, nahuli ng pulis, suspect. Ngayon, siya ay kwan, yung alam niya siya nagdaan sa lugar, nauna doon sa napatay eh, ay kikilalanin, sinabi niya na nakita niya talaga may mama doon, ay nahuli, kikilalanin niya, hindi lang ng pulis kilalanin. Nakilala niya, yun nga. Pero siya hindi ginalaw. Tinanong niya, yung salarin, I passed by that place. Why did you not harm me? Ang sabi daw ng lalaki, you have companions, you have two big people with you. Yung pala, siguro angels yung dalawa, baka archangels pa, pinagtatanggol siya. The value of the rosary. Maraming kwan dyan, istorya. Rosary at Eucharist, yan talaga ang solusyon sa marami nating problema. Whether it be spiritual, and that is the most important na dapat masolve, lahat pati ng ating mga physical problems ay galing dyan, or social, yung society natin, tinan yun tayo magdasal ng sama-sama. Nagkaroon ng peace for a while, kaya lang nagkagulo uli ay dahil, ayan, nagkagulo pa tayo dahil naging unfaithful na sa rosary tayo eh. At nagkanya-kanya, pati yung kasama namin doon nagro-rosary, naging corrupt people na rin, eh, no? Nakatungtong sila sa kapangyarihan. Social, psychological. Alam niyo kapag kayo yun ay dasal eh. At tayo, pag united tayo kay God, kuminsan sabi nga ng God lagi sa atin eh, do not worry. Ang worry ay santanda, o do not be afraid. Ano yung fear at saka worry? Result yan ng ating lack of faith. Akala natin mapapahamak tayo. Ay kung nasa atin ang Diyos, what are we afraid of? Who can be against us? Kahit yung sinasabi ng mga multo, evil spirits, walang laban sila sa Diyos. Pero we have to be with God. Alam nyo, ang kalaban talaga ng demonyo ay ang Diyos eh. Pero hindi niya kaya yan. Kalaban din ng demonyo, mahal na bin. Hindi niya kaya yan. All pure yan eh. Kaya ano nakalagay sa Bible, ha, sa Revelation, and he made war against the other children of the woman. Tayo yan. At kayang-kaya tayo. At matatakot tayo. And we will be worried kung hindi tayo niniwalang Emmanuel, God is with us. Kung hindi tayo niniwalang Jesus, that God saves us. Marami sa atin na filled with worries. Kaya sabi nga ni Saint Padre Pio, yan, magaling magbasa. Magdasal ng rosary yan. Sabi niya, pray. Ibig sabihin, magtiwala ka sa Diyos. Hope. Yan. Hindi ka pababayaan ng Diyos. And do not worry. Huwag ka mag-alala. Ay tayo, ang daming alalahanan natin ngayon. Yan, pinagdasal nga ni Brad kanina. Ang dami natin problema. Natatakot tayo. If we pray the rosary, if we are faithful to the Eucharist, yan. Solve yan. Because God, the Holy Mother, are the ones helping us. We cannot do it ourselves. Hindi natin kaya. Kahit yung mga bakuna, hindi magpapagaling. It is God who heals. It is God who saves. And our great intercessor is our Blessed Mother. Yan ang rosary. Kaya laging sinasabi ko, let us pray the rosary. Alam niyo yung tatlong bata sa Fatima, tinanong ni Sir Lucia, are we going to heaven? Yes. Is kukunin daw niya yung dalawa. Is Jacinta going to heaven? Yes, very soon. Is Francisco going to heaven? Sabi ni Blessed, yes, but he will pray a lot of rosaries. Alam niyo kapag kayo nagdadasal ng rosary, mas tahimik ang iyong kaluluwa. Mas
palagay ang loob mo. Magdasal kayong sa family, sabi nga ni Father Peter, a family that prays together, stays together. Magdasal kayo ng as family, mas masaya ang pamilya niyo. Sapagkat anong ginagawa ng Rosary sa uniting us to God. Ay kapag nandyan ang God, we don't see Him because He is a spirit. No? Pero dama natin, God is our salvation. God is our fortress. The Blessed Mother showed her great faith. Woman of faith. Siya mother of faith. Eh. Katulad ni Abraham, father of faith. Great faith. God will never fail us. I think we are assured. Hindi tayo pababayaran Diyos. We are safe. We are in good hands. No? We will never be abandoned. Yan ang rosary. But remember always, reflect on the life of Christ. Yung life of Christ, hindi yan nangyari nung before. Because Christ wants to live in us so that we'll be God's children. So, find out ang life ni Christ, anong magiging impact niyan sa iyong daily life. Ang life mo, how will that be in conformity with the life of Christ? Katulad ng Blessed Mother. Kapag ang buhay natin talaga ay Christian life, filled with Christ, you know, pag nagmamas tayo, we receive Christ, we are being Christified. We progressively become one with Christ. Then, ano yung buhay na yan? To be with Christ. Kahit na ang lahat ng powers of hell will attack you, it will not triumph over you. Why? Because God is my shield. God is my armor. He is our hope. Ang mahalaga, we have faith. And if we have faith, we also have, we pray, we rely on Him. He will never abandon us. He will help us in ways that we do not know. Tandaan natin, ha? Yan ang masasabi natin sa mga non-Catholics, eh, na inaatake tayo. We are praying again and again heavenly prayers. And we will say it again and again because we say it from our heart. And we address to a God who is so near. Yan. Hindi tayo dapat madala ng kalang atake na. Paulit-ulit ng panalangin niyo. Ibig sabihin, huwag na kayo manalangin. Demonyo yung nagsasabi niyan. Kahit na sa pamamagitan ng mga kakilala natin. The devil doesn't want us to pray. The devil doesn't want us to be united with Christ. Kapag tayo nagsisimba lagi, yan, sinasalan simbahan. Huwag daw tayo magmisa. Mag-social distancing daw tayo. Pinapalayo tayo from God and from one another. Hindi ito maganda. No? Pero, takot naman tayo sa COVID. No? If you are not afraid, if you have God with you, but you take the precautions. Yun may cleanliness lang eh. Ang kailangan eh. Tsaka yung care for one another. If you have faith in God and do what God wants, there will be order in your whole life. You will not get sick. Or even if you get sick, it will be for the good of everyone and your own self too. Yun. We must pray. That means we must be united to God. And the best kind of prayer is Eucharist and Rosary. Huwag nating kalimutan yan. Thank you for inviting me.